Ayan. All right, so magandang gabi, magandang lalaki ang nag-host sa atin, of course, Coach Jermaine. Thank you so much. And of course, tonight, magkakasama na naman tayo, 'di ba? Because we have a common goal. I believe lahat ng nandito ngayon, lahat ng umaten dito, member and official member and soon to be member, plus yung mga soon to be millionaires club na mga leaders natin diyan. Shout out sa lahat ng finest leaders na nandito ngayon. Congratulations for being here. Para sa ito, 'di ba? And of course, sa lahat ng mga manonood sa vlog ko. Yan, naka-vlog kasi ako ngayon, guys, kasi para mas marami pa tayong ma-inspire and mas marami pang ma-reach itong gagawin natin ngayon na presentation. Sabi ko nga sa post ko kanina, magkukwentuhan lang tayo. Magkukwento lang ako. Kasi common question kasi para sa ating magandang gabi, Coach Love. Good evening sa lahat. And na-miss ko mag-talk kasi bihira na lang ako humarap kasi I'm giving out all the opportunity sa lahat ng leaders natin para mas ma-expose ng mabilis, para mas mag-level up ng mabilis. And congratulations sa lahat. Oh, diba? And at this point, guys, I will just answer one simple question. Gusto niyo bang malaman kung ano yung question na sasagutin ko ngayon? Paano ba? Paano ba, Mentor Bright, yung kahit papano, umangat man lang kami sa buhay? Yan, o, diba? Good question ba yan na sasagutin natin ngayon? Yung kahit papano, hindi man yung bonggang-bongga, but at least, mas mataas kaysa sa dati. Better than before. Or if given a chance, gumanda talaga ng bongga yung buhay. So today, ang pag-uusapan natin, ang sasagutin ko na tanong, ay yun. Diba? I'll be giving you a basic steps on how you can start moving forward into your life. Gusto niyo bang pag-usapan yung ganun, guys? Simpleng hakbang, simpleng trabaho, simpleng gagawin, simpleng methods, but efficient and effective. Diba? So ito ngayon, dito ngayon natin masasagot karamihan ng mga questions. Marami kasing tumatakbo sa isip ng mga members and non-members, bakit ganito? Bakit hanggang ngayon ito pa rin yung status ko? Bakit parang ang bagal-bagal ng takbo ko? Bakit parang ang daming kulang? Bakit parang ang tagal ng process ko? Bakit parang hindi ako maka-move forward? Bakit parang laging mahirap yung process? Lahat yan masasagot as we go along. Now, I have an assignment para sa lahat ng makikinig ngayon dito sa ngayon. I want you to grade yourself. I'll be sharing you 11 steps. Listen carefully. Here's the instruction. I'll be giving you 11 steps. And gusto ko, graden mo yung sarili mo. Every step, 1 point. 1 point ka every step. Diba? So, hindi ka makakarating sa second, sa third. Kung sa first step pa lang, hindi ka na makaka-point. So, I want you to grade yourself kung nasang level ka na. Kung ilang points ka na. Perfect score is 11. Perfect score is 11. So, titignan natin ngayon. Anong grade mo? Okay ba yun? So, nakakasunod ba lahat? So, if you have a piece of paper, go and get a piece of paper. Siguro, pero mas maganda, notebook na para makapag-take down notes ka. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon is the magic of 11 steps. You will never see this or you will never hear this to different person. Kasi this is a signature training that I personally created based on my personal experience doing the platform. So, doing empowered consumerism for about 7 years, going 8 years, ito yung binigay sa akin. Ito yung tinuro sa akin ng process ko. And tonight, I'll be sharing it to each and every one of you. Are you ready? Alright, so let's start by identifying our objectives muna. So, welcome to the magic of 11 steps, ladies and gentlemen. To know and understand the value of right opportunity. Alright? So, number two is to learn about earning above average income. Yes, meron pong ganon sa Pilipinas. Yung kikita ka ng mas mataas pa sa minimum. Yung mas mataas pa kesa dun sa kinikita ng mga average employees out there. May ganun po. Number three, to understand clearly that we all have the rights to become a multimillionaire. Lahat may karapatan. It's just a matter of decision. So, pag may pinagdadaan kang process, anong decision making mo? It's either babalik ka sa dating buhay or tutuloy mo lang kasi alam mo proseso yun. Or aalis ka muna pansamantala
Kasi baka mamaya, hindi to para sa'yo. May mga ganung moment ba? May mga ganung moment, may mga ganung panggulo eh. Again, hindi lahat yumayaman, hindi lahat nagiging milyonaryo. Kasi hindi lahat may patience to go through the process. The moment you identify that you are in the middle of a process, the best way to go is to move forward. Never go back, never go sideways, or else, babalik ka na naman sa umpisa. Tapos gadaanan mo rin, same process lang naman, dadaanan mo kahit saan ka pumunta, same process lang yan. Diba, dadaan at dadaan ka sa process. Why? Because the process that you're going through is your process in life. Not in the business, not in the work, not in your family. The process that you're going through right now is life. Nagkataon lang, nandito ka. You get what I mean? Nagkataon lang na pinagdadaanan mo yung proseso na yan, tapos nandito ka sa easy, or nandiyan ka sa kung anong ginagawa mo ngayon. But it's just the same. Kahit, let's say for example, ilipat ka sa ibang industry, dadaanan mo rin yung process na yan. Same lang. Diba? So, ano ibig sabihin nun? You're just on the right path. You just need to have a patience. Alright? Now, simulan na natin. Alright? I want you to grade yourself. Ilan kaya yung magiging grade mo? Papasa ka kaya? Ang passing natin, 7. hindi pwedeng 50%, ha? Ang passing natin, 7 points. Are you ready? Let's start. Number 1. Step 1. Again, ang goal natin ngayon is to learn or to know that there is still hope in the Philippines. Ano bang magandang opportunity, Mentor Bright? Na kahit nasa Pilipinas lang ako, pwede pa akong kumita ng additional money na hindi ko kailangan iwanan masyado yung pamilya ko. You get what I mean? So here's the steps. Are you ready? Let's start. Okay, shoutout sa lahat ng nandito ngayon ha. Step number one, I'm encouraging everyone, join Empowered Consumerism. Kung hindi ka pa official member, okay, bakit Empowered Consumerism? Well, the name itself will talk about itself. Empowering consumers. So it means you will be given a power na kahit consumer ka, even though that you're earning money, I mean, even though that you're using the products, you're maximizing the products, and yet you still have the capability to earn money using those products. You get what I mean? For example, you fell in love with the coffee, Leven. Pwede ka naman bumili lang ng bumili. Yun nga lang, walang return. Parang ano? Parang Colgate. Diba? Parang Colgate. Parang Close Up. Parang Nescafe. Diba, all our life, since birth, yun ang ginagamit nating kape, yun ang ginagamit nating toothpaste, yun yung ginagamit natin para sa pang-araw-araw natin. Tama o tama? But have you ever asked yourself, hindi man lang ba ako bibigyan ng rebates ni Colgate? Hindi man lang ba ako bibigyan ng bonus ni Nescafe? And ang dami ko ng nagastos na pera para bumili ng produkto nila, wala man lang bang return? So the answer there is wala. That's the reality. Hindi ka bibigyan ni Colgate ng percentage galing sa sales nila. Kasi bakit? Hindi ka naman part ng company nila. That's how simple it is. Now, if you will be wise enough, if you will just use your common sense, the best way na habang nagiging consumer ka, kumikita ka rin, is to be part of a company na mayroong almost the same product. Nakikita nyo? Almost the same product na pwede mong gamitin araw-araw, pero while using that product, meron kang rebates na tinatawag. Meron kang return. Meron kang natatanggap na kapalit. Just like for us, members of Empowered Consumerism, while we're drinking Leven, ako, kampante ako kasi araw-araw, Leven ang iniinom ko. Every day, morning, pati nga gabi minsan, Leven pa rin. Diba? Nagli-Leven ako, and I'm pretty sure that most of my leaders are also drinking Leven. And every time that we're drinking Leven, merong pumabalik sa amin pera. May perang pumapasok sa amin. Diba ganun kasarap? Every time that we're using the toothpaste, the supplement. Ako po ang supplement ko lagi, ayan, nauubos na. I have my maintenance, diba? Kasi, kailangan ng katawan natin maging healthy. The good thing about Empowered Consumerism is our products are based on healthy products. Plus, dito tinuturo namin yung leverage, tinuturo namin yung tamang pagpaproseso or pagsisimula ng sarili mong negosyo. This can be your stepping stone para in the near future, the moment na magkaroon ka na ng enough
finances to start your own business. Dito mo siya may experience in a very cheap, pinakamababa, pinakamurang amount of price. And there's a very small amount of risk. Maliit lang ang risk dito. Actually, yung risk lang naman dito pag hindi mo to seryoso eh. Yun lang. Pag hindi mo to seryoso, pag hindi mo to ginawa, definitely it will go down. Definitely it will fall over. But the moment na seryoso mo, pinag-aralan mo, binigyan mo ng time, binigyan mo siya ng enough effort, hindi ka malulugi dito, kapatid. Baka nga kumita ka pa ng maganda rito. You get what I mean? O, oh, diba? And also, we have one of the best marketing plan. Dito ko lang nakita sa Empowered Consumerism, yung magre-refer ka lang ng tao, ang pinakamababa mong kikitain, 5,000 pesos. Well, sa labas, it's a big effort for you to earn that amount of money. Dito sa company natin, I want to make this one simple. Para pati yung members natin magising na it's so easy to refer people. Sa ganda ng marketing plan, sa ganda ng products, all we need to do is to believe in the system. You get what I mean? Now, the moment that you believe in the system, imaginein mo sa kada tao na i-refer mo, na magiging business partner natin, natulungan mo na siya, nabigyan mo na siya ng opportunity to earn money, nabigyan mo siya ng chance to become an empowered consumer as well, kagaya mo. Kumita ka pa. Pinakamababa, 5,000 pesos. Sino ayaw nun? Right? Pambayad na ng kuryente yon. Imaginin mo, mag-target ka lang ng 4 sa isang buwan. Kaya mo nang tapatan yung kinikita ng mga nagtatrabaho ng 9, ng 8 a.m. to 5 p.m. Kaya mo nang tapatan yung mga call center agents. 4 lang na tao kada buwan. Daig mo pa, kapatid, baka mamaya yung nakapagtapos mong kamag-anak. Baka daig mo pa yung kinikita, kapatid, ng cum laude mong kaklase dati. You get what I mean? This is so very simple. Tapos imagine this. Let's use our common sense. Kung sisipagan mo, gagalingan mo, di ba 4 na tao, kaya siyang gawin ng 1 linggo? 2 linggo? Anong gagawin mo for the next 2 weeks after you hit your goal? E di magpahinga. Relax. Prepare yourself for the next month. E di next month, target ka ng mas malaki. O, di ba? E paano kung 10, Mentor Bright? Imagine mo kung 10 tao ang mai-refer mo sa isang buwan, para ka ng vice president ng isang maliit na kumpanya. Tama? Para ka ng mataas na posisyon. Pero ang good news dito, walang boss. Meron dito mentor. Meron dito kaibigan. Kapatid, natatapik sa'yo pag magkakamali ka paminsan-minsan. Diba? So, all you need to do is to join Empowered Consumerism. That's it. First step, check. Na kung member ka na, tantosan mo na yan. 1 point na ako, Mentor Bright. Diba? Second step. The moment maging member ka na, official member ka na ng Empowered Consumerism, second step na kailangan mong gawin, kilalanin mo sinong tutulong sa'yo. Kilalanin mo sino yung mga kakampi mo. Kilalanin mo kung sino yung mga magiging partner mentor mo dito sa dito sa company, dito sa community. The person who sent you the link will be your mentor. Plus, the person na nag-guide sa mentor mo rin yan. Diba? So dito maraming mentors. Dito we have the best mentors. Dito sa Bright International Empire, we have the best mentors. Diba, tandaan nyo guys, we are on the line of Mentor Joseph Lim. So the moment na nasa linya ka ni Mentor Joseph Lim, everyone in the Project High community can be considered as your mentor. Plus, lahat din ng nasa taas ni Mentor J. Lim, mentor mo. And the fact lang na Mentor Joseph Lim, that's already enough reason for you to go strive hard and to thrive. Right? Sa mga hindi po nakakakilala kay Mentor Joseph Lim, go and search his YouTube channel, Joseph Lim. Panoorin mo yung mga videos niya. It's so life-changing. Diba? Know the mentors. Para alam mo paano kami ipapakilala. Para alam mo kung anong strengths and weaknesses namin. Para alam mo kung paano yung magiging support system na nagagamitin natin as we go along in the process. So you need to know the mentors. Now, kung kilala mo na yung mga mentors dito, tantosan mo na ulit yan. 2 points ka na. Diba? 2 points ka na. Now, this will just be quick. Third step. Mabilis lang ha. Third step, kapatid.
you need to learn the business. So what do I mean with learn the business? You need to study. Kailangan mong bigyan ng oras. You need to give enough time, enough effort to learn the business. You need to know how. You need to know how. You need to know why. And you need to know what. Kailangan mong alamin. What is the business? What's going on about the business? Hindi pwedeng alam mo lang dito 5,000, 1,800. Hindi pwedeng ganun. Kailangan alam mo ang product mo. Kailangan alam mo ang marketing plan mo. Kailangan alam mo kung ano't anong bansa ang mga meron tayo. Kailangan alam mo kung saan ang mga offices natin all over the world. Kailangan alam mo kung sino ang vice president, training team, speakers bureau, sino ang mga may-ari. Kailangan alam mo yun. Kailangan kilala mo ang top earners. Kailangan alam mo paano kumita ng malaki. The moment na pinag-aaralan mo ang negosyo, the more na mas na-expose ka sa business, the more na mas tumataas ang confidence mo. Now, marami nagtatanong sa akin, Mentor Bright, bakit parang lagi akong kinakabahan? Bakit parang lagi akong takot? Bakit parang lagi na lang akong may doubt and may fear? Simple lang pong sagot dyan. Kasi hindi mo ine-expose yung sarili mo sa negosyo. The fastest way for you to beat and to cope up with fear and doubt, exposure. Exposure. Expose yourself. Learn how to do things. Learn how to fail. Learn how to be rejected. It's part of the process. Parang ganito, sino naglalaro ng Mobile Legends? Sige nga, comment down below. Sino po dito naglalaro ng ML? Mobile Legends? O yung narinig na lang yung Mobile Legends? Alam na may Mobile Legends. Diba? Ayan. Alam mo ba? Wait lang. Yan. Alam mo ba, guys? Mobile Legends, para siyang network marketing. Para siyang easy. Bakit ganun, Mentor Bray? Paano siya naging easy? Simple lang. Guys, si easy, empowered consumerism kasi. For you to become great, kailangan mo talagang kumausap ng tao. Kailangan mong i-expose yung sarili mo. Same goes with ML. Diba sa ML, kailangan mong makipaglaban. Kahit ano pang hero yan. Kailangan mong kalabanin yung creeps. Kailangan mong kalabanin yung minions. Kailangan mong kalabanin yung kalaban. Kailangan mong ma-expose para mag-level up. Ang tawag doon, experience. Yung XP. Tataas yung EXP mo. Mas marami kang ma-unlock na skills. Mas tataas yung confidence mo. Mas titiba yung katawan mo. Mas makaka-build ka ng maganda. Bakit? Kasi na-expose ka sa experience. Ganon din dito sa ganito negosyo. If you want to build yourself a better and greater version of yourself, expose yourself. Paminsan-minsan, parang sa ML, mamamatay. Dito sa negosyo naman natin, mare-reject. Patindihan, pasakitan. Pero the more na nasasaktan, the more na nare-reject, okay lang. Dahil yung mga tumutuloy, yan yung mga nabibless. Diba? Yan yung mga nag-gain ng confidence. Yan yung mga nag-gain ng power. Yan yung mga tao na nag-gain ng mas mataas na level kaya sila mas gumagaling. You get what I mean? And at this point, since you already learned the business, you already know the house, since you already know yung exposure pala importante, yung experience pala mahalaga. So ngayon, alam mo na pag nare-reject ka, kapag nade-discourage ka, okay lang pala, normal lang pala dito yon. Yes, normal lang dito yon. Every day, pagdadaanan mo yan. Especially pag nagsisimula ka pa. Bakit ganun, Mentor Bright? I want to make things clear. I want to make this one clear for you. Hindi ka nare-reject, hindi ka nade-discourage dahil bago ka pa lang. No, mali yung mindset na yun. Nade-discourage ka at nare-reject ka kasi malambot pa yung emotion mo. Nararamdaman mo pa siya. Kami, tanungin mo kami, nare-reject pa ba kami mga matatagal na? Nadi-discourage ba kami? Oo naman! Pero ang tanong, pinapansin pa ba namin? Hindi na. Kasi bakit? May kalyo na eh. Matigas na. Normal na lang. Tama? Sa mga baguhan, tinatablan. Tinatablan. Kasi bakit? Malambot pa. Kumbaga sa balat,
pag kinurot mo siya malambot kasi, masyadong girl. Pag kinurot mo, sugat agad. Sugat agad, kaya masakit. Sa paa, pag naglakad ka nung nakayapak, masakit, right? Tapos magbabato-batuhan pa, masusugat ka. Pero as you go along, di ba parang kinabukasan, after 1 week, after 2 weeks, parang hindi na masakit ah. Bakit? May kalyo na. Kumakapal na. Hinti-hinti kumakapal. And as you go along, sa kakatuloy-tuloy mo lang na okay lang yan, kakatapik sa sarili mo na, ah, okay lang yan, kasama sa process ko yan. Ah, okay lang yan, kasama yan sa pang-araw-araw ko. Hanggang sa dumating sa time na parang kape na lang, oh, kinakape ko yan. Diniscourage ka ng kapatid mo, okay lang yan. Napagpag lang yan, sabi nga ni President Tanya Morales, ipinapagpag lang yan. Diba? So, darating yung time na yun. All you need to do right now is to gain more experience. Magpataas ka ng level. Dahil the moment na tumaas yung level mo at nakumpleto mo na yung build na kailangan mo sa sarili mo, believe me, every person that you will encounter will always say yes to what you offer. They will always say yes. Excited ka ba marating yung level na yan? So you need to learn the business and to keep moving forward. Don't stop. Don't pause. It's okay to slow down, but don't stop. Don't pause. Never go back to your previous life. Never go sideways. Keep moving forward. It's okay to slow down the pace, but never stop. Never pause. Just keep moving forward. Ah, di ba? Now, the moment na malaman mo na ganun na pala talaga dapat, meron kang next na malalaman. You will identify that the more I learn the business, the more you will accept the reality that what? Fourth step is you will now have the knowledge how important to go for multiple accounts. You know what I mean? So, kailangan mo magdagdag ng accounts. It's okay that you have Neoverse. Meron kang Neoverse na one account plus we're gonna give you 2 free, so 3 accounts. It's okay, at least may 3 accounts ka na. But, lagi kong sinasabi, kung meron din naman palang chance to go for bigger, faster, bakit hindi yun ang gawin natin? Bakit hindi yun yung kunin natin? You get what I mean? Parang ganito, merong pagkain sa harap mo. Meron ditong isang pirasong liempo. Meron naman ditong wagyu beef. May choice ka. Parehas pwede mong kunin. Anong pipiliin mo? Comment down below. Yung liempo na baboy or yung wagyu beef na A4, grade A4. Anong kukunin mo? Sige nga. Anong kukunin mo? Yung wagyu beef or yung liempo? Oh, again ha. Kung may choice lang din naman. Free. Binibigyan ka na ng chance. Anong kukunin mo? Ako? Kukunin ko parehas. Hindi naman dahil sa masiba ako, no? Kung hindi, sayang eh. May chance eh. Kunin ko na parehas. Pares ko pa natikman. At yung sarap. Ganun din dito sa company natin, sa negosyo natin. Kung may chance lang din naman pala magparami ng account, kung may chance lang din naman palang mas magpabilis at seseryosohin mo lang din naman pala tong negosyo na to at the end of the lifetime, di ba? And go and get the 31 package. Go and get Megaverse na. Kung hindi mo kaya ng isang bagsakan, o di pa unti-unti. Di ba, ang dami kong members, ang dami yung leaders ng Bright International Empire na ganun ang ginagawa ngayon. Oh, to be exact, Coach Chi Labando. Si Coach Chi, guys, nag-start lang naman din niya 1 account. Pero ngayon si Coach Chi, ilang accounts si Coach Chi? 18 accounts and counting. Si Coach Love Fernandez, nagsimula yung 1 account lang din naman. Tapos nag 7 accounts. Tapos nag 15 accounts. Ngayon, tumatarget ng 31 accounts. Tama, Coach Tere. Si Coach Tere, nag-start yun. 1 account lang din. Right? Si Coach Doc Rico. Si Coach Doc Rico, kung hindi lang po yan nagbigay ng accounts sa mga anak niya, definitely 31 accounts na si Coach Doc eh. Pero since he's a father of 11 kids, he has that capability na magbigay talaga. So,
kumalat yung accounts niya. Diba? Pero ngayon, sobrang daming account ni Coach Doc. And we got a lot of leaders na maraming accounts. Diba? Si Coach Jel. Sabi ni Coach Doc, diba? Also, Coach Jelly Hipolito. Nagsimula lang one account lang din. Tinigsinubukan lang. O ngayon, dami na rin account. So, ano ibig sabihin nun? You can start with one. With 1, 3, 7. Kung anong mas comfortable sa'yo, go lang. I personally started 3 accounts eh. Diba? So, tuloy-tuloy lang. Multiple accounts pala eh. Di multiple accounts. Plus ngayon guys, lahat ng Megaverse, lahat ng 31 accounts po, i-acknowledge na po ng Project High Family. So, i-acknowledge ka na this coming Sunday, mayroong special event. Ang tawag is MMA, Mega Millionaire Awards. So, a-awardan ka na pag naka 31 accounts ka. O, di ba nakaka-excite? Wala ka pa ginagawa, nag 31 accounts ka lang. May awarding ka na. O, di ba? So, that's the fourth step. Now, sino na namumuro dyan? Sino na may mga tantos-tantos dyan? Di ba? Let's go for the fifth step. The more na mas mataas yung nakukuha mong grade, ibig sabihin, konti na lang pala yung kailangan. Magiging successful na ako, magiging may hit ko yung better life. Makukumpleto ko na yung process. The more na tanto, the more na may grade ka, the more na dumadami yung tantos mo, the more na mas lumalapit ka sa reality. Oh, di ba? Fifth step, do the business. The moment na maganda ng structure mo, bakit importante, Mentor Bright, na unahin ko yung multiple accounts? Simple lang. Kasi kailangan nating ayusin ang structure. Kasi this is a long-term business. So, pag napaganda natin ang structure mo at the very first time, guys, i-enjoyin mo yan for the rest of your life. Actually, that's one of my advantage. I have one of the best structures, I can say. Kasi yan ang forte ko eh, yung structuring. I have one of the best structures. Ang structure ko po sa Empowered Consumerism is stable for the next 15 to 20 years. Hindi po ako masisiro. Hindi po magsisiro ang account ko for the next 15 to 20 years because of my structure and numbers of accounts. Ang dami kong account eh. Actually, tatlo ang DTC ko. Diba? Pinag-isa-isa na lang. Yun, to make the long story short, ginawa ko yung negosyo kasi. Sineryoso ko siya. Inalam ko yung five fingers. Prospecting, presentation, inviting, closing, follow-up. Inalam ko lahat yan. Kinabisado ko siya one at a time, one by one. Alright, so tuloy na natin, guys. So, aalamin mo lang naman kung alamin mo kung ano yung kailangan mong aralin. Lima lang naman ang kailangan mong aralin. Paano mag-prospect? Paano mag-invite? Paano mag-present? Paano mag-closing? Paano mag-follow-up? Lima lang yan. Walang pang-anim, walang pang-pito, walang pang-walo. Lima lang. Huwag mo nang gawing komplikado. Lima lang. Masterin mo siya isa-isa. Araw-araw, expose mo sarili mo. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nasaan ka na? Ano nang ginagawa mo? Ano pa yung kulang mo? Saan ka mahina? You need to learn and you need to know how and you need to know it by yourself. Saan ka ba mahina? Ask yourself. Engage mo yung sarili mo. So kung mahina ka mag-invite, o hindi mag-invite ka araw-araw. Kung mahina ka mag-present, mag-present ka araw-araw. The only way for you to get better in one thing is to expose yourself. Experience, EXP. Kaya what I mean? So, kailangan mo lang siya expose. Kung mahina ka mag-follow up, edi mag-follow up ka araw-araw. Mahina ka mag-closing, mag-closing ka araw-araw. Mahina ka mag-invite, mag-invite ka araw-araw. Mahirap ka sa prospecting, oh, mam-prospect ka araw-araw, yun lang. That's it. Now, the moment that you make yourself, alam mo yung, comfortable on the uncomfortable things. Kasi itong lima na to, definitely hindi ka komportabling gawin to. But the moment na naging comfortable ka na doon sa uncomfortable things, doon nalalabas yung maraming commission. Doon nalalabas yung grupo mo. Doon nalalabas yung real potential mo. Doon nalalabas yung galing mo. You get what I mean? Kapag yung uncomfortable naging comfortable na. Oh, di ba? Now, madali lang naman gawin ang negosyo natin. Huwag nyo na yung komplikaduhin. Huwag na kayo mag-isip pa ng kung ano-anong magic.
Huwag tayong mag-isip-isip pa ng kung ano-anong discarte or whatsoever. You're the five fingers. That's it. Basic will always be the best. Always master the basic. Master the basic. Master the basic. The basic is those five. The moment ma-master mo to, dyan nalalabas ngayon yung creativity mo. As a mentor, as a person, as an entrepreneur, and as a leader. So you need to do the business. Sixth step! Adjust your actions. Every time you do the business, mapapansin mo you will experience a lot of failures. You will experience a lot of bumps. You will experience a lot of rejections, discouragements, pains. Marami kang mararanasan. Marami kang pagdadaanan. Again, it's not because you're doing this kaya mo siya pinagdadaanan. No. Pinagdadaanan mo lahat 'yon because that is your process on your timeline in your life. So it means kahit wala ka sa easy, pagdadaanan mo pa rin siya. Iba nga lang kasama mo, baka doon i-discourage ka lalo. Unlike dito i-motivate ka, ipo-push ka. Kaya mo 'yan. Naiintindihan ka. Kasi bakit? Dahil yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan din namin at pinagdaanan din namin. Oh, 'di ba? So, kaya dito masarap. Madaming kaibigan, madaming friends. Kaya again, if you will be going through or if you are going through already on the process of pain, discouragements, failures, etc. kung ano-ano kanegatibuhan sa buhay, it's okay. It's part of the process of your timeline. Saka be thankful ngayon, naranasan mo na siya. Ibig sabihin, tinuturo na sa iyo yung lesson. Kailangan mo lang siya matutunan yung lesson para on the next years to come, hindi na siya dumaan. Hindi na siya umulit. Puro pagaganda na, puro positive na. Ang ganda nga, as early as now, bata pa tayo. O, diba? So, you need to be grateful. All you need to do, paano siya alalusutan, Mentor Bright? Paano ko siya masosolve? Adjust your actions. Adjust your actions. You're already doing the business. You are already moving forward. But in the middle of the process, always remember this, you need to keep on adjusting yourself. Parang sa driving. Parang sa drive. In a long ride, pag nagda-drive ka ng kotse, motor, or kung ano man, sa long ride, may mga moments dyan na parang inaantok ka. Pero wala sa plano yun. Tama? You're just keep moving forward. Anong kailangan mong gawin? Adjust mo. Adjust mo sarili mo. Safety is always the best. Adjust ka lang. Di mo namamali. Along the journey, kung nagda-drive ka ng sasakyan, biglang dumudulas yung medyas, sapatos mo, dumudulas kung ano, may kailangan kang ayusin sa sarili mo, naiihi ka. Ganon din sa negosyo. May mga small bumps, may mga concerns, pero at the end of the day, guys, hindi mo kasi kailangan pakialaman yung mga tao sa labas. Don't make yourself forcefully control others. Control what you can control only. And the only thing that you can control is yourself. Huwag ka rin masyadong mag-expect sa iba. The only thing you need to expect is from yourself. You get what I mean? Huwag ka masyadong control freak. Huwag ganun. Huwag kang control ng control ng ibang tao. Hindi pwede yung gusto mo lagi yung masusunod. Hindi pwedeng ganun. Kailangan ng pwede mong kontrolin sarili mo lang. Emotions mo, the words you say. Tama, yung reactions mo. Yung reaction, ibang tao, hindi mo kaya kontrolin yan. Pero yung sarili mo, kaya mo. So you just need to keep on adjusting your actions. It's part of the process. Sino dito naka-experience na ng ganun? Yung you keep on adjusting. Yung parang everyday, every moment, parang may nag-a-adjust ako ah. Great leaders keeps on adjusting. Sila yung unang nag-a-adjust in a certain group. Sila yung unang nag-a-adjust lagi. And seventh step, commit to hit your goals. The moment na ginagawa mo na yung negosyo, isa lang sigurado ko, you will learn it from yourself. Or if not, you need to learn to make some goals. To perform with goal. To do things with a certain goal. Kung hindi mo pa siya ginagawa ngayon, you need to start doing this. You need to hit a goal. You need to set a goal. Kailangan may goal. Even how small it is or how big it is, what is important is you have a goal.
Kunwari, ang goal mo lang ngayon, makabili ng Jollibee next week. Hataw ako ngayon, para next week, may pambili akong chicken sandwich ng Jollibee. Or ng beefy garlic. garlic, ano yun, kung ano man yung garlic beef na yun. Diba? Even how small it is, what is important is you have a goal. So, learn to hit, to set a goal every day. Ano ngayong araw, anong goal ko? Bukas, anong goal ko? Next week, anong goal ko? Once a week, anong kailangan ma-hit ko this week? Anong kailangan ma-hit ko for the next 2 weeks? For the next 3 weeks? For this month? Ano? Kailangan may ganun ka. Ako, I always see to it na upo ako one day. Magsaset ako ng goal for a week, for 2 weeks, and for 3 weeks, and for a month. Anong goal? Ganun. Commit to hit your goals. You don't need to expect help from the others. Basta mag-set ka ng goal para sa sarili mo. Pag na-hit mo siya ng mas maaga, edi mas maganda. O, diba? Kung hindi mo pa siya na-hit, edi go and hustle. E kung hindi mo siya ma-hit, mentor, bro, anong gagawin ko? Edi keep on striving para mas prepared ka na para next month, ma-hit mo na yung goal mo. O, diba? Ngwari, may sinet ka na goal ngayon, na-hit mo na, ngayon pa lang, hindi pa tapos yung isang buwan. Edi congratulations. But don't stop from there. Prepare yourself for the next month. O, diba? E paano kung hindi ko pa na-hit, mentor, bro? Meron ka pang ilang araw. Huwag kang ihinto hanggang di pa tapos ang buwan. Keep doing it. There's always miracle. Diba? I believe in miracles of God. Eh. Oh, diba? Eh, paano kung hindi ko talaga na-hit, mentor, bro? Tapos na isang buwan. It's okay. It's okay. Tap yourself. Sabi mo sa sarili mo, okay lang. Bawi ako. Bawi ako. And then, keep doing it para mas prepared ka na. Next month, sure na, ma-hit mo na siya. Diba? O, oh, ganun lang gawin mo. Set a deadline. Commit to hit your goals. Set 7th step. Nakakailang ka na. Sino na namumuro dyan? 8th step, manpower. Dito sa ganitong negosyo, guys, sa ginagawa nating business, kailangan magkaroon ka ng grupo. Kailangan magkaroon ka ng empire. Kailangan magkaroon ka ng leaders, ng manpower, ng coaches. You need to have these people. Not to help you primarily, but to expand your business, but to expand your connections, expand your prospects, expand your selling points, and of course, additional brain in your community, di ba? Mas madaming utak, mas madali. Mas madaming utak, mas maganda ang takbo. Mas maraming leaders, mas maganda ang performance. Kaya, kailangan may manpower ka. So, I really would like to encourage everyone, the moment na tumungtong ka rito, the moment na na-hit mo yung first step, which is yung Join Empowered Consumerism, mag-imagine ka na agad kung anong mga klaseng tao yung gusto mong makasama sa community mo. At gano'ng karami. The more, the merrier. The more, the faster. The more, the better. So, kailangan mag-imagine ka na magkakaroon ka ng mga leaders na mga malulupit, mga astig, may kabataan, may millennial, may Gen Z, may baby boomers, may mga oldies, may mga young ones, may mga makukulit, may mga tahimik, may mga mahiyain, may mga pasaway, may mga mababait, may mga leaders, may mga followers, may mga design. Alam mo yung design? Yung parang display lang lagi. Yung pag hindi mo hanggat di mo kinakausap, hindi gagalaw. Yung ganoon. So, imagine things. Imagine people that are coming on your way, coming on your community, and you're building a huge community. Sa'yo magsisimula yun. Hindi pwedeng ako mag-i-imagine para sa'yo. Kasi pag in-imagine ko, sa'kin papasok. Pag in-attract ko sa'kin. Pag in-attract mo sa'yo. Sabi nga sa Bible, you have not because you ask not. Kaya daw, wala ka pa kasi hindi mo naman pala hinihingi sa Diyos. Hindi mo naman pala pinagpe-pray ng specific. Kaya wala pa. Kaya if you want to have something or to gain something, if you want manpower, go and ask it. Tama? Nasa Bible yan, mga kapatid. Tinuro yan sa atin ng Diyos. Diba? Seek and you will find. Knock and the door will be opened. Diba? So, kailangan lang hingin. Okay, 9th step. Build your own empire. Paano ba yung build your own empire, Mentor Bright?
The moment na may manpower ka na, isipin mong mabuti, ano ang magiging identity ng community nyo? Anong magiging identity ng grupo nyo? Parang tayo, Bright International Empire. Right? That's an identity for us. Here, oh, diba? So, we have our own identity. Parang bata yan. Kailangan mo siyang bigyan ng pangalan para mas lalo siyang tumibay at lumakas habang lumalaki. Tama? May kilala ka bang batang walang pangalan? Punta ka ng mga... Ako po may na-experience ako. When I was in Philippine Air Force a couple of years back, nagkaroon kami ng charity work sa... Ano yun? Yung mga tahanan ng mga napabayaang bata. Yung mga iniiwan sa simbahan, yung mga ganun. You know what? There's a lot of kids there, unnamed, nakalagay sa tag. Unnamed. Walang pangalan. Diba? Imagine mo na lang yung, paano kaya bibigyan ng pangalan tong batang to? Tama? So, kailangan, bigla ko lang siyang naalala, out of nowhere. Diba? Kailangan mo siyang bigyan ng pangalan. It is an identity for your community. Para alam nila kung saan silang grupo nakasama. Kung ano yung grupong sumusuporta sa kanila. Kung ano yung grupo na tumutulong sa kanila. Kaya you need to build your own empire. 10 step. Money, money, money. Diba? Money, 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 guys. So, the moment na meron ka na nung step 1 hanggang step 9, dyan palang lalabas yung money, money, money. Kaya if you're asking me, bakit di pa ako kumikita, Mentor Bright? Eh baka wala ka pang empire. Baka kaya hindi ka pa kumikita ng pera. Kasi wala ka pang empire. Eh bakit wala ka pang empire? Eh kasi nga, wala ka pang manpower. You get what I mean? Eh bakit wala pa akong manpower, Mentor Bright? Eh kasi nga, hindi ka naman nag-hit ng goal. Hindi ka naman nagsiset ng goal eh. Paano kang magkakaroon ng manpower? Eh, hindi ka naman nagsiset ng goal. Wala kang i-hit na goal. Lagi ka na lang hayaan mo na, sige na, lagi na lang bahala na si Batman. Lagi mo lang ipinagpapaubaya kay Batman lahat. 'Di ba? Eh paano kang makahit ng goal eh hindi ka naman nag-a-adjust. Magsiset ka ng goal. May nangyari. Hayaan mo na nga, bawi na lang next month. Hindi pa naman tapos yung buwan, sumusuko ka na. Hindi ka nag-a-adjust. Masyado kang madrama. Masyado kang iyakin. Masyado kang pa-victim. Masyado kang iyakin. Masyado kang, alam mo yun? Baka kasi mababa ang foundation. Baka kasi wala kang motivation. Baka kasi wala kang pinaglalaban. Baka kasi okay lang sa'yo na mapahiya ka at yung pamilya mo. Baka kasi okay lang matalo sa'yo. Baka kasi ganun, subconsciously, baka ganun ka. Kasi hindi ka nag-a-adjust. Diba? Bakit nga ba hindi ka nag-a-adjust? Eh kasi hindi ka naman nagdinegosyo talaga eh. Sumali ka lang. Pero hindi mo naman ginagawa yung business. Kaya hindi ka marunong mag-adjust. Hindi mo natututunan yung lesson. Hindi mo ina-apply yung lesson. Umaattend ka lang pero lutang. Diba? Umaattend ka lang kunwari. Pero sa totoo lang, nakamute naman yung Zoom. Umaattend ka lang kunwari. Pero yung cellphone, nakalapag lang naman sa sahig. May ibang ginagawa. Umaattend ka lang kunwari. Pero sa totoo lang, wala naman yung focus mo rito. Umaattend ka lang kunwari. Kaya hanggang ngayon, ganyan yung resulta mo eh. Kaya ako, pag may nakikita ko, hanggang ngayon wala pa rin result sa tagal na. Isa lang ibig sabihin nun. Hindi niya ginagawa yung negosyo ng tama. Hindi niya ginagawa yung negosyo ng dapat. Hindi niya sinusunod ang sistema. Ganun lang yun. The moment na hindi mo ginagawa ang negosyo, kapatid, kasi isa lang ibig sabihin nun, mababa ang commitment mo. Kasi bakit? Naka one account ka lang. Mababa commitment mo. Oh, okay lang yun. New verse, 19,000. Kaya ko naman kitahin ulit yan. Okay lang yan. Okay lang mawala yan. Magkaiba ang commitment ng taong tumaya ng 31 accounts kaysa sa new verse lang. Magkaiba ang labanan ng megaverse at ng new verse. Believe me. Mas lalo yung naka one account lang. Magkaiba ang hataw ng naka one account sa naka 31 accounts. Magkaiba. Parang ganito. Ikaw nag-invest ka sa business 19,000. Yung kaibigan ko nag-invest sa business 1 million. Ikaw nakakatulog pa, siya hindi na. Bakit? Pag ikaw natalo ka, 19,000 lang.
siya pag natalo 1 million, talo buong pamilya niya. Ubos ang life savings niya. Magkaiba pinaghuhugutan. Ngayon, nagulat ka, siya successful, ikaw hindi. Bakit? Mas malalim hugot niya. Mas malalim motivation niya. Siya pinaghirapan niya yun. Di lang naman binigay sa kanya yun. Tinrabaho niya yun. Kaya nga siya nag-multiple accounts. Eh kasi Mentor Brit, hindi ko alam, maganda pala yung multiple accounts eh. Eh paano mo malalaman maganda yung multiple accounts? Hindi mo naman pinag-aralan kasi yung negosyo. Hindi mo naman palang binigyan ng effort. Hindi ka naman palang nagbigay ng enough time. Ang sabi nga, di ba? Kung seseryosohin mo to at bibigyan mo ng tamang oras, kaya nitong baguhin ang buhay mo at ang buhay ng pamilya mo, kaya ka nitong payamanin? Tama? Eh kung hindi mo to bibigyan ng oras, kung hindi mo to seseryosohin, hindi mo to matututunan. Ulitin ko, hindi ka kikita ng pera dito kung hindi mo to pag-aaralan. Eh bakit hindi mo kasi pinag-aaralan? Eh paano? Hindi mo kilala yung mga mentors? Hindi ka nag-exert ng effort para kilalanin mo ang mentor. Remember this, pwede siguro sa labas mataas ang position mo. Pwede mo sabihin na mas matanda ka sa amin. Pero pagdating sa ganitong negosyo po, mas may alam kami kesa sa inyo. Kaya nga, bilib na bilib ako kay Coach Doc Rico eh. Ang taas ng bilib ko at ng respeto kay Coach Doc Rico. Kasi imaginein mo, doktor, negosyante, multimilyonaryo, mayaman, pero marunong makinig. Bakit? Kasi may gusto pa siyang patunayan. Ang dami kong kilala ang mayayaman dito guys na marunong makinig. Di amak na mas mayaman pa po kesa sa mga nakikilala pa natin sa labas. Pero kung sino pa yung may kaya, sila pa yung may magandang ugali. Kaya pala siguro maganda yung buhay nila kasi maganda yung attitude nila. Diba? At end of the day, attitude pa rin kasi. Right? Kaya kailangan mong kilalan. Eh bakit hindi mo kinikilala si Mento? Eh baka mamaya kasi hindi ka naman pala member. Bakit mo ako kikilalanin? Hindi ka naman pala member. Baka subscriber lang kita. Baka follower lang kita sa Facebook ko. Tama? Oh. Ngayon, don't expect to earn money. Don't expect to earn a lot of money if wala ka naman sa AC. If hindi mo naman kilala yung mga mentors. If hindi mo naman pinag-aralan yung negosyo. Pero ano palang kailangan gawin? Para kumita na mas maraming pera? Ano kailangan gawin? Sundin mo lang yung magic of 11 steps. Diba? Sundin mo lang to. Join EC. Huwag mo na komplikaduhin. Kilalanin mo mga mentors. Aralin mo ang Empowered Consumerism. Aralin mo ang Bright International Empire. Go for multiple accounts. If kaya mo na mag... Apat lang naman yun eh. Neoverse, Diverse, Digiverse, Techniverse, saka Megaverse. Apat lang. Gawin mo na siya. Doon ka lang mag-focus. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Apat lang yung pagpipilian mo. Kunin mo na yung Megaverse. Diba? Do the business. Gawin mo siya. Hindi, huwag ka na maghintay ng go signal kay mentor. The moment na nag-member ka, aralin mo na agad. Balikan mo tong video na to. Ipopost ko to sa YouTube channel ko. Subscribe kayo sa YouTube channel ko. I am Bright. Panoorin mo ulit to. Balikan mo to. The moment after mo to mapanood, gawin mo na agad yung negosyo. Diba? Adjust your actions. Every time na may pagdadaanan ka, adjust mo lang yung i-adjust yung sarili mo. Commit to hit your goals. Pag nag-set ka ng goal, trabahuhin, gawin whatever it takes dapat ang commitment. Kahit umulan ng pako. Kahit umulan ng pako dyan. Paglaban mo. May pinaglalaban ka, diba? Oh, diba? Manpower. Create ka ng manpower mo. Magpalaki ka ng grupo mo. The best way to become a millionaire's club is to have 10 active leaders. 10 active leaders is enough for you to go and hit your millionaire's club. Last, build your own empire. Kailangan mo mag-build ng sarili mong empire, guys. Kailangan magkaroon ka ng emperyong kikilalanin ng ibang grupo, ng community, ng company natin. Build your own empire. Of course, pag meron ka na yan, it's time for you to cash, cash, cash. Diba? Money, 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 kapatid. The moment na may pera ka na, abundance ang life, adjust your mindset. Iba na ang buhay mo ngayon, hindi ka na mahirap, hindi ka na hampas lupa, hindi ka na dukha, hindi ka na maralita. May pera ka na. But of course, control yourself. Ang ibig sabihin ng Mentor Bright, kahit anong yaman ang marating mo,
always keep your feet off the ground. Paa sa lupa. Di ba? Mata sa langit, paa sa lupa. I know, based on experience. Di ba? It will humble you down the moment na ang pera umakyat dito or lumagpas pa. Believe me, one day, the universe will conspire and it will humble you down the moment mangyari yun. Kaya money, it will stay on the bank, it will stay on the pocket, and use it for your own happiness, for the happiness of others. Be a channel of blessing. Pero huwag papasok sa ulo. You get what I mean? Hanggang leeg lang. Kung tataas man, hanggang leeg lang. But don't ever, ever let money control you. Money is so powerful. It has one of the strongest energy in the world. Huwag na huwag ka magpapa-apekto, huwag ka magpapakontrol. Believe me. At the end of the day, guys, tayo pa rin ang human. Human is the strongest creature in the world. So, walang pwedeng tumalo sa atin. Alright? But of course, if you want to have happier, better life on my end, for me, hataw. Kumita ka ng maraming pera. Mas mapapasaya mo pa rin yung anak mo at the end of the day, pag kaya mong ibigay sa Pasko yung regalong gusto niya. Mas mapapasaya mo pa rin yung asawa mo pag kaya mong ibigay sa Pasko yung regalong gusto niya. Mas mapapasaya mo yung nanay mo, yung tatay mo, yung kapatid mo pag kaya mong ibigay sa Pasko yung regalong gusto niya at hindi yung gusto mo lang dahil yun lang yung kaya mo. You know what I mean? Kaya kailangan nating humataw. Kailangan nating galingan. And last but definitely not the least, guys, 11th step and the most important step, the moment na magawa mo yung first hanggang 10th step, pass it down. Pass it down to as many people as possible. Teach it. Let the knowledge go and continuously be informed to others. Kailangan malaman ng maraming tao that there is still hope in this world. May pag-asa pa. Hindi mo kailangan pumunta ng ibang bansa. Hindi mo kailangan mag-create ng ano na pang kalukuhan sa mundo, sa buhay. Hindi mo na kailangan gumawa ng masama. There is bright international empire. There is empowered consumerism. There's hope. Kailangan mo lang i-pass down. Kailangan mo lang ituro. You need to keep sharing it. Last, dito na ako magtatapos, mga kapatid. Maraming tao nagtatanong, bakit ang mga network marketers daw are always blessed? Bakit daw ang daming networkers kumikita ng maraming pera? Simple lang. Money is created by the universe or by God para ipasa. That's a blessing. That's a blessing. And we as human, we are channel of blessing. And you know what? The moment na sinishare mo yung opportunity na pwedeng makatulong sa isang tao, the moment na nagsishare ka ng product na pwedeng makatulong dun sa tao, the moment na nagsishare ka ng blessing sa ibang tao to make them feel more happier, you are becoming a channel of blessing. And the moment na maging channel of blessing ka, dadaan sa iyo lahat ng blessings galing sa langit. And our heaven is so abundant. Our God, our universe is so abundant. Para siyang waterfalls. You don't know where it's coming from, pero sobrang lakas ng pressure ng waterfalls, right? Ganun kalakas ang blessings na pwedeng mag-flow down sa atin. Now, all we need to do is to be a channel of blessing. Keep sharing. Hindi mo kailangan magbigay ng pera. Ang kailangan mong gawin, magbigay ka ng opportunity. Teach. Ano yan? Give a man a fish and he will live today. But teach a man how to fish and he will live forever. Sabi ni Jesus Christ. Diba? So, yun ang trabaho natin. Yun ang task natin. And as members of Bright International Empire, spread the word. Hustle hard. Enjoy. And few weeks from now, Pasko na. So, ano bang gusto mong iregalo sa pamilya? Anong klaseng noche buena? Medianoche ang gusto mo sa pamilya. So, galingan natin. We still got days, weeks, months to come. Hindi pa po tapos ang 2022.
huwag mo nang munang tapusin. We still got enough time to hustle, to grind, to expand our manpower, to build a huge empire, and to make Bright International Empire bigger, stronger, and an empire that we will be proud of. With that, maraming salamat po sa lahat na umattend. It's an honor to be here. I'm so grateful to each and every one of you. I love you all. Thank you for being here. And God bless. And of course, back to our host, Coach Jermaine Aquino.